Hello po sa inyo lahat dyan. Pasensya na po kayo sa ating mumunting kwarto. Ito po yung ating mumunting opisina sa ngayon po. Ano po? So, pagpasensyahan na po natin. So, guys, gusto ko pong i-share po sa inyo ang akin pong experience about po dito sa ating YouTube sweldo. Ano po? So, bago po natin i-reveal ang ating first YouTube sweldo, ay akin po munang kukwento po muna sa inyo ng konting-konti. Para lang po, kasi po, feeling ko yung iba relate na relate dito sa aking experience na ito. Okay? So, bago ka magkaroon ng YouTube, ng sweldo dito sa YouTube, syempre, kailangan mo po munang gumawa ng YouTube channel. Ayan. Syempre po, andyan naman po, marami tayong video dyan about sa pag-create ng YouTube channel. And then, i-reach nyo lang po yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hour. So, kapag yun po ay na-reach nyo na, hihingan po kayo ni YouTube ng $10, yun po yung threshold. And then, saka po niya sasabihin na kailangan mo pong ma-reach ang $100 threshold, okay? So guys, kapag na-reach nyo na po lahat ng requirements na yon, ibig pong sabihin, ikaw po ay mag-sweldo na. Pero, ayan, ito po ang napaka-importante. Hindi po porque sinabi sa iyo na ikaw po ay pasado na sa mga requirements na yan, ay antimano po ikaw ay sasweldo na. Siyempre po, ayan po ay didetalye pa sa iyo or re-reviewin pa ni YouTube. Ano po, tulad po ako, ang ginawa ko po is, at alam ko po relate po yung iba. Ang ginawa ko po is, since ako po ay nasa abroad noong mga nakaraang mga buwan, na po, andun po ako sa Dubai. So, ang ginawa ko po is through home address. Okay? Oh, so, ang akin pong kinilik dun po sa monetization is through check. So, inisip ko po noon na ang check ay ang pinakamabilis para po sa atin, lalo na po yung mga nasa abroad. Okay? So, guys, gusto ko lang po na ito ay malaman ng iba para po kumbaga baka may nakaka-relate. Ano po? Ang pinili ko po talaga noon is sa mga month of last year po yun eh. Papakita ko po sa inyo dyan yung mga resibo kasi po parang nag-start po yun is 2020. Ayan. Na-monetize na po kay 2020 for first quarter month. Ayan. So, napakadali ko pong na-monetize nung isang taon. Okay? So guys, ang pinili ko po that time is check. Na po, dahil alam ko po, yun ang pinakamabilis para sa akin. Iniisip ko lang po yan dahil ako po ay nasa abroad. So, yun po ang pinakamabilis dahil ang ini-address ko po ay ito mismong bahay dito po sa Laguna. Yung pong bahay ng aking nanay. Ni YouTube hanggang sa ako po ay nakauwi nito pong November 15. So, ilang buwan po yun? 6 na buwan. So, di ba po, napakatagal. Ano? Dahil, yung pong kukuha ng mga o kaya ang ikiklik po nila ay mga wire transfer. So, hindi po ako kumuha ng bank account nung po ako ay nasa abroad. Dahil iniisip ko po na if ako ay magkakaproblema, hindi ko siya maaayos dahil ako po ay uuwi na ng November. Okay? So, luckily guys, no? Medyo gumagalaw. Ayan. Ayan. Medyo lag po tayo, okay? Pero okay pa naman. Ayan. Tuloy po tayo. And then, nung ako umuwi dito, after 1 week, ay inayos ko po yung aking bank account. And then, andyan po yung date, November 21, I think, ay dumating po ang aking, ako po ay nag-ayos ng bank account. And then, bigla pong pumasok yung wire transfer na ito po yung aking first sweldo. Ano po, na ready na po siya na i-withdraw. Okay? So guys, kung kayo po ay pipili or ikiklik nyo po is yung pong sa cheque, so medyo pag-isipan nyo pa po mabuti dahil kung kayo po ay magpapapalit ng cheque sa banko, ay hihingan pa po kayo ng dollar account. Ano po, nakakalungkot dahil yung pong napakarami mo ng cheque, asan ba yun, may cheque po ako dito na ito po yung cheque ko dumating po ng November 22 pala, ito po, November 22. Ayan, November 22. And then that time po, meron na po akong bank account, okay? Ayun. So, bali guys, hindi ko na po ito, pero akin po muna siyang, pinuntahan ko po muna siya sa BDO, okay? Pero, nakakagulat guys, dahil ang hinihingi po sa akin ni BDO is bank account po, okay? Bank account na dollar account.
dollar account na napakadami pong requirements kung ikaw po ay true checks. Ano, alam ko po marami ang nakaka-relate na dito sa sinasabi ko about sa cheque. So kung kayo po ay mga baguhan pa lamang na YouTuber, hindi po ini-advise, hindi ko po or sa experience ko po, hindi po namin sa mga baguhan din po, hindi po namin i-advise ang cheque. Okay? Kumuha po kayo ng bank account, wire transfer po, okay? So, ito pong mga cheque ko, yan, nandyan po yung mga dates, mga checks ko, hindi na po siya, mababaliwala na po siya dahil nag-change na po ako ng payment. Ano po? Dahil ginawa ko na po siya na wire transfer. Okay? So, ito na. I-re-reveal na po natin ano po ang ating first sweldo. And guys, pwede po palang umabot ng napakalaki ang ating sweldo dito po sa YouTube. Ano, dapat po ikaw ay consistent sa pag-video. Dapat po ikaw ay consistent sa pag-upload. Araw-araw kung kaya mo mag-upload ka. Kahit guys, bago po natin i-reveal ang ating pong sweldo dito po sa YouTube, yung mga baguhang YouTuber, ayan, bibigyan ko po kayo ng tip. Kung hindi pa po kayo namo-monetize, huwag po kayong mag-alala dahil darating po ang araw at mamo-monetize po kayo. Basta consistent lang po kayo sa pag-upload. Kung ano po yung mga ginagawa nyo araw-araw, yung passion ninyo, i-upload nyo po yan. Ma-inspired po kayo. Dahil ako po hanggang ngayon, inspired po ako sa mga idols ko dito sa YouTube. Yung mga lalong-lalo na po, yung mga nagsimula pa lang din sa maliit, tulad ko ngayon, maliit na channel pa lang po tayo. At nakikita ko po yung sarili ko, balang araw po, ay marireach na rin natin yung mga malalaking sweldo. So guys, let's reveal our first YouTube sound. So guys, ito na po inaantay ng lahat. Nagbunga na po ang ating paghihirap dito po sa YouTube. Mga maliliit na mga YouTuber. Ayan, ito na po ang ating first sahod. Oh, ayan na po. Oh, ayan. So guys, kumuha po kasi ako ng bank account. So, through BDO po ito. Okay? So, pwede po siyang lumaki ng lumaki ng lumaki ng lumaki. Basta po tayo ay may paniniwala sa ating sarili, consistent sa pag-upload, and dapat po syempre lagi ka updated dito po sa YouTube kung ano po nangyayari dito sa YouTube sa channel mo. Okay, pag once na mayroon ka ng channel, huwag mong pababayaan ang channel mo. Alagaan mo siya, mahalin mo siya na para mong anak dahil pinagkakakitaan po natin ang YouTube. So, finally, ako po ay isa ng official employee ng YouTube. So, ito po yon. So, pwede po ang ating sweldo nito po ay umaabot po siya ng 50,000 plus if ibibigay po lahat niya sa akin yung aking mga checks nitong mga nakaraan pa. Okay? So guys, tip ko lang po sa inyo, maging inspired po tayo at consistent sa pag-upload. Ayan, thank you so much YouTube. Ito po isang magandang papasko at pabagong taon mo po. Thank you so much. Sana po ma-inspired po ang lahat. Love you all.